Pahirap ang kumita ngayon sa maliit na kainan ni Nanay Antonia sa Quezon City. Pero sinisika pa rin niyang magtuloy-tuloy ng hulog ng buwan ng kontribusyon sa SSS. Self-employed lang ang ano ko, di, yung panghulog ko sa SSS. Eh, di, yung ang hirap kitain, di ba? Pero naano niyo naman, ma'am? Siyempre, kailangan mo yun. Kailangan ni anuhin mo yun buwan-buwan. At ngayon nakatuntong na siya ng 60 anyos, umaasa siya na tuloy-tuloy din matatanggap ang pensyon. Pero nangangamba siyang maaapektuhan ito ng panukalang Maharlika Wealth Fund na hukuha ng 275 billion pesos na paunang puhunan mula sa SSS, GSIS at iba pang financial institution. Kamamaya hindi nila maibalik yun. Iba, paano naman pala yung mga pensioner na kailangan nilang anuhan, bigyan ng ano buwan-buwan. Pero kung maganda yung magiging ano nila, tutubuin dun sa pera, di mas okay. Tutol naman ang labor group na sentro na ang pondo para sa pensyon ng mga ordinaryong Pilipino ang gagamitin sa bubuing wealth fund. Pera na manggagawa niyan, huwag niyong pakialaman yan. Kung gusto niyo mag-create ng sovereign fund natin, aba ay mangolekta kayo ng wealth. Para sa grupo ng mga government workers na Courage, ang record ng korupsyon sa gobyerno ang malaking rason kung bakit ito dapat hadlangan. Dagdag nila, posibleng gawing convenient piggy bank o madaling kubrahan ng pera ang pondo ng mga tiwali sa pamahalaan. Pero una nang tiniyak ng SSS at GSIS na hindi dapat mangamba ang mga miyembro nila para sa kanilang kontribusyon at hindi papayag na mamuhunan ng hindi sigurado ang kita. Nauna ring sinabi ng economic managers ng gobyerno na matagal nang pinaplano ang pagtayo ng investment fund at may pondo para rito. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, kalakip ng pag-unlad ng mga bansa ang pagbuo ng mga pondong gaya nito na mamumuhunan sa iba-ibang paraan at maging ibang bansa. Pero kailangan aniyang siguruhin na bihasa ang mga ngasiwa sa pondo at maayos ang pamamahala sa gobyerno. Kung wala pa yung Pilipinas, sige, susubukan magkaroon ng ganyan. Dapat hindi may ingatan, nakikita yan na sa tamang pamamaraan at hindi malulugi at hindi mawawalan hanggat maaari. Pero para kay Senate Minority Leader Senador Coco Pimentel, hindi maganda ang ideya at timing dahil walang sobrang pera sa kaban ng bayan at talamak pa rin ang katiwalian. Tanong ni Senador Jingo Estrada, bakit minamadali ang pagpasa ng panukala lalo't halos 300 bilyong piso ang gagamitin? Bukas naman si Batangas Congressman Ralph Recto na bigyan pagkakataon ng panukala. Pwede naman ayusin yan, siguraduhin na magastos ng tama, maglagay ng mga transparency provisions at siguraduhin na yung i-invest niyan dito sa Pilipinas. Una na rin nagpahayag ng alinlangan ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos pero bukas siya sa diskusyon. Nakikita naman natin kung saan yung problema. Bukas naman ang isipan ni Congressman Joey Salceda, yung nagpanukala, at lahat ng mga author bukas naman sa diskusyon. Giniit naman ni Congressman Erwin Cheng na pinuno ng Committee on Banks sa Kamara na priority measure ang panukala. Dagdag niya, hindi maaapektuhan ang pondo para sa ibang programa kapag nabuo ang wealth fund. This will be governed by our board. And at the same time, meron naman tayong advisory board, meron tayong audits. As far as we were informed in our committee, may initial na ano, in tranches na 25 billion. Pero that's all that was mentioned in our bill. So I don't think it will cut any vital funding natin on other projects. Tiniyak din ni Cheng na sasailalim sa audit ng COA ang wealth fund at pipiliin ang pinakaangkop na mga siwa rito. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.